Nag-uusap kaming apat, yung team Laban Kasamang Bayan, while we are listening to the news of Margot. Sabi ko sa aking mga teammate, make or break po para sa CPP, NPA, NDF, ang barangay and SK elections. Sapagkat ito po... Ano ibig sabihin ng make or break para maintindihan talaga? Ang ibig sabihin po nito, pwede silang makapag-recover kapag naging complacent at pabaya ang government. At hindi po tayo maging aktibo sa information campaign to expose them at walang security support doon sa mga critical area. Magiging favorable sa kanila ang pag-recover. Pero magiging breaking point nila ito na hindi na sila makakapagpatuloy sa pagpapalawak when people will stand up and unite collectively to resist any form of infiltration, any form of propaganda and campaign related to CPP, NPA, NDF. Hindi lamang sa Kanayunan, kundi pati sa urban areas. Saan po manggagaling yung make or break point nila? Sa taong bayan po. Yes. The way you decided in 2022 na hindi na natin papayagan na pumasok ang bayan muna, anak pawis at na bumagsak ang mga boto nila sa party list. Galing. We do the same in this barangay and SK election so that hindi na po sila makapag-recover, makapag-expand at hindi na po lalala ang kanilang terorismo at pag-asik ng lagim. Pero ma'am, idadugtong ko na rin sa tinanong mo, Brother Franco, bakit diniklara ang Libon Albay as red area critical under COMELEC control? Dalawang barangay captain candidates po. Ang isa incumbent pinatay ng NPA, in broad daylight. Dahil? Dahil sila ay tumutulong sa NTFL-CAC and they're supportive of community support program of the AFP in the area. Kailan ito pinatay, Eric? I think 2 months before the election. Ano ngayon, ma'am? October, between September and August. So, malamang meron silang kandidato? Yes. Ganun ba yun? Na binangga ng dalawa. So, itong mga teroristang ito na suportado nitong si Arlene Brosas, Franz Castro, Raul Manuel, ang they will go as far as murdering yung mga nakaupo na mga kandidato o yung tumatakbo na kandidato na alam nila ay kalaban ng CPP, NPA, NDF. Tama ba, Eric? Exactly. Because in Negros Occidental, Brother Franco, Ma'am Lorraine, Miss Ina, they were able to admit 32 killings of civilians in 10 months. Out of 32, 8 ang barangay officials. Grabe. Na sumusuporta sa ating government program. So, anong mensahe nila doon, Ka Eric? Terrorism. If you support the government, papatayin namin kayo. Ito, so ganun yung message nila. Yes. Kasi terorista sila, yes. Di ba? Pero tayo, ano yung message natin sa kanila? Doon tayo magkakapit-bisig. At sasabihin natin, wala nang natatakot sa inyo. Correct. At sa puntong ganito, no, yung mga kasi na nagkakwentuhan kami dito, no, itong mga politiko na ito, itong mga kongresista na ito, na natatakot pa sa NPA, wala kayong karapatan na kayo ay maging leader. Dapat tumataya kayo. Tama. Tumataya ang sino mang may pagmamahal sa bayan ngayon. So, tayong lahat dito, lalo na sa ating mga kababayan, no, magkapit-bisig tayo at tayo ngayon ang magbigay ng message sa kanila, tapos na kayo. Correct. At ilalagay na namin yung totoong kalaban ng CPP dahil tatapusin na namin kayo. Yes. Yes. At may binanggit si Brother Franco na patotoo dyan. Before dumating ang isang Mayor Bulier, ang mga barangay officials doon sa Upland Barangay, lalo na mga barangay captain, sa sentrong bayan na natitumitira. Kasi yun pala nalala mo, Frank, say again, say again. Isa sa kinuwento sa akin ni Mayor Bulier. Yeah. Eh kasi since hindi ma-provide talaga kumpletong army kasi maraming barangay malawak ang area. Para magbigay ng protection. Ang mga kapitan, winarningan ni Mayor Aran na kayo, pag nakita ko kayong mga kapitan, sumuport during PRRD days yun. Kasi inspiration yun sa PRRD. Yeah. Pag nakita niyo yung mga kapitan na may susuporta sa NPA, yari kayo sa akin. Alam nyo na yung babagsakan. Tatanggalin sila sa presyo. Nangyari, nagali sa inyo mga kapitan sa mga barangay nila. Ipapatayin sila eh. Pumunta sila kay Mayor. Bumaba sila lahat sila sa isang pinaka-main barangay nila. Dahil pag bumalik sila, papatayin talaga sila. Ng NPA. Ng NPA. At kung magsuporta sila sa NPA, papatanggal sila ni Mayor Buller sa DILG. Pero maganda yun. So ang ginawa ng AFP, tama si Brother Franco, pumasok sila doon sa area at nagkaroon ng integrated defense system. Yan. Ito, parang nakikita ko kasi ngayon, no? Ito yung time sa kasaysayan natin na tayo ang buhay dito sa mundong ibabaw, di ba? So ito yung chance natin na baguhin ang sistema, no? Kasi ito na yung best time talaga ito dahil dapang-dapa na sila, naka-ICU na sila. Pero itong sila Raul Manuel, napakadami pala, no? Napakadami pa lang pera. Tapos nakikipag, binibigan pa ng lakas ng speaker, di ba, na with that alliance, no? At ito pang mga binibigan ng takip ng Kongreso pa, no? So,
Pero ganun pa man, nakikita natin ngayon na ito na yung time. Yes. Ngayon na natin ito gawin. Unless kaya pa ninyo, no, sa puso ninyo, sa kaluluwa ninyo, na ipasa pa itong problemang ito sa mga anak natin na hindi sila makakalipad. Yeah. Hindi sila kung ano yung dinaanan natin na baldado tayong bansa, yan pa rin ba ang kaya ninyong ibigay, di ba? So ako, ayoko na. Ayoko na. So lahat tayo dito.